gak. Oh, gak, 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 Darius Mama. Oh, gak, gak, gak. Oh, gak, gak, gak. Oh, gali, gali, gak. Bot ni mo eh. Bago look, ligo si Willow, no? Where you going, Wes? Where you going, Wesley? Huh? Bebe, show your outfit, be. Bianna, bianna, be. Oh, gwapo ka sa mo, Wesley. Uy, gwapo ka? Huh? Mama, come. No? Ano ka, Mirandre? Ang buwag na ako. Ano rin, ha? Ang Diyos. Bagay, 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 bagay! Hi, guys. Morning. So, today, we're here at the market because it's market day. Bibili kami ng ano, itlog, tapos mantika. Ay, nako, Wesley boy! Tignan nyo. Tignan nyo nga yan si Wesley, oh. Ay, yung dinala ko, guys, kasi palagi nilang kayo nasa bahay. Alam nyo na yung mangyayari, guys, pag si Wesley yung dadalhin ko. Si Wesley ay na-ignorant eh. Hi! 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 Hi, Papi! What's that? Moni, aninikag? Na-aninikag yun. Ay! Ay! Wesley! Pick up! Ito na? Ayaw, ayaw ka, mama! Ana bike. Mura jog na unsa si Wesley sa mga isda na catch. Dad. Okay, touch. Wait, hold on. Crab. Murag na ihas si Wesley sa mga fish. Kasi hindi ko siya lagi dinadala sa ano, market. Kasi alam nyo na, super hyper talaga niya. Pag nasa ano kami sa ibang lugar. Or kahit sa bahay. But natatakot ako pag nasa ibang lugar kami, guys. Kasi makasala. Bye. Ayan, guys, nagluto kami ng hi guys.
Hi, guys. Toasted bread pala. So, nakaubos na kami ng walong toasted bread. And here's Kathleen. I already ate my twice. Yeah? How about you, Wes? I already ate one. Wait. Ikaw? He ate duha, half. Duha ka, William. Duha kay Kathleen. Lami? So, uwi na si Kathleen ngayon doon sa ano, sa Talibon. Then, yung school niya is doon sa Ubay. She doesn't have school. Yeah, for 1 week. So, yung ginawa ko, guys, nilagyan ko siya ng margarine at saka asukal. It's actually white sugar, but wala kaming white sugar, so we just brown, use brown sugar na but lang. But then I can taste like on crunchy. Mm-hmm. It's like crunchy. Yeah. Crunchy, yeah. And 200 temperature and 10 minutes. Pero hindi siya abo talaga ng 10 minutes. If gusto niyo na yung ano, like pagod-pagod, 10 minutes. Pero kung hindi, pwede naman siya kunin. We're just crispying the crispy. Pangatlong beses na nila oh. Nasarapan sila, guys. Laming ambot ang pan, good. Lami, William. I said it's init. Init. Huyop lang, huyop. Lami, ino. Lalangzi mo ni isa. Nako. Lami, nandito si Jim. Ang ganda. Dito, Lawrence, here. Ano, Jim? Pagbuhat, ano, Jim, oh? Ikaw na po kay katulog din natin. Dari, Gemma. Ganahin yung anak. This is my third one. Yeah. Sure, ito. Mana. Okay. Pag-in. Thank you. This is so yummy, guys. Ay, nice. Oh, marichante. Saan? Rest day. Bab ulo ko. Ligo man. You know what let me call you? Okay. What's my meeting on Tuti, B? What is Tuti? What is? Huh? Know. You know what's that? It's called Tita Tito. Ikaw man, okay. See ya. Ano naman naman? Hello, nasisigaw si Michelle Day. Hi guys, so today, sasagutin ko yung comment dito about sa akin na hindi naman totoo. They're just accusing me for something. They're just saying bad things about me. And gusto ko lang din mag-reply just to clarify na ay kahit hindi ko naman dapat to re-replyan or like hindi naman dapat ako ma-explain, but I just want to express how gusto ko lang marinig din yung side ko kasi grabe talaga yan. Dami-dami talaga mga komento na about dumating na sa point na hindi ako mabuting ina, hindi ako mabuting ganito, ganyan. Parang kinamumuhian ako ng mga tao. So, at itong mga comments na to, ito lang yung babasahin ko. Itong comments na to, alam nyo, nag-cause ito sa akin ng grabe yung iyak ko for 2 days. 2 days talaga ako iyak ng iyak sa loob ng kwarto. Kasi, of course, tao lang din tayo, nasasaktan din sa mga komento. Especially pag hindi naman totoo.
And then, alam ko naman na dapat hindi na lang yun basahin, no? Alam, yun lang, dapat hindi na basahin, i-ignore lang. But sometimes, mga good guys, sometimes talaga, maano, masakitan yun ka, maka-feel yun ka, o sakit. Bisan pa, maingon ka, o i-ignore na nimo. I-ignore na nimo. Ay, hindi mo na lang siya kapansinin. But, may time talaga na kung mababasa mo yung mga comments, masakit talaga. Especially yung mga grabe makabasa. Hi guys! Kala mo naman perfect yung life nila. Hi guys! What's that? Look. What's that? Hulog. So anyway, so basahin ko yung comment and then ilagay ko dito para makita niyo. Sabi nga, itching daghan ka yung nag-ambisyon gusto mag-abroad. Karon nga naa ka sa Amerika, gusto ka balik Pinas. So para naman sa akin, wala naman siguro masama kung dito muna kami sa Pinas, guys, di ba? Kasi hindi naman talaga kami for good dito. Mabalik naman din kami doon sa US. But, you know, kanya-kanya talaga, ay kanya-kanya kasi tayo ng decision sa buhay. So, if gusto ko dito sa Pinas muna manirahan sa ngayon, and then you should respect. Respeto na lang tayo. Respeto mo yung decision ko, and then kung hindi ko nga kayo kilala, tapos mga comment yung ganito. So, if anong decision sa buhay, wala ako pakialam kasi it's not my life. I know, okay lang naman sa akin, guys, na tumatanggap talaga ako ng constructive criticism. Yun talaga yun. Gusto ko yung mabasa. Ano ako yun? Hindi ako ma-offend sa mga ganyan. Kasi may mga taong nagko-comment sa akin. Nagko-comment sila in a nice way. Hindi napasabot nila sa ako. Pinapaintindi nila sa akin. Hindi yung puna ng puna. Wala naman sa lugar kung makasulti o mga bati. And then, patuga man ka, paanak, tapulan man day ka mubantay nga walay ginikan. Hi guys! Pag naa ka sa Amerika, luya-luya dayon, uwi ka ayo, sabi niya. Sabi niya sa akin, hindi ako matagalog. Like, paano da ako na mga mag-anak ng marami, and then, ano na, baby? Lazy naman daw ako magbantay ng mga anak ko. Alam niyo guys, ngayon pa ba ako? No, please. Go, play na lang anak. Alam niyo guys, ngayon pa ba ako maging lazy na magbantay sa anak ko for almost 7 years na? 'Di ba? Hindi na, wala talaga akong masabi about sa pagbabantay ng mga bata. Ang akin lang ba? Of course, nanay ka. It's okay to say, gikapoy ka. It's okay to say, gusto mo magpahinga. But it doesn't mean you're a bad mother. You're not a good mother anymore. Kasi, I don't know, bakit sila ganyan sa akin? Siguro gusto lang siguro nila makasakit ng tao. Gusto lang siguro nila masaktan ako. Pero pag nasa Pinas ka, happy ka, ayaw ka, biyaan pa nima yung mga anak. Hala guys, ano pala yung dapat yung gawin? Gusto nyo magmukmuk ako dito sa kwarto? Sabi pa dito guys, tapulan kayo ka, dili ka gusto mo na ba? Oh my gosh, guys, kung ako lang gusto ko talaga magtrabaho, gusto ko maka-earn ng, na hindi dito sa YouTube ito, alam ko malaki yung sahod sa pagbablog if consistent ka, pero, may mga time din na gusto ko mag-private life na, and then mag-work lang ko. Ganahan ko mag-work. Hindi ko na minsan nga guys, na pag-isipan ko na okay lang naman siguro na mag-work ako, na hindi na ako, kung makapag-work na ako ng stable, hindi na ako magba-vlog kasi ang hirap. Sometimes kasi parang ano, hindi ko naman masasasayang sarili ko kung masasaktan ako sa mga ibang
nagko-comment na hindi maganda, 'di ba? Kasi tao lang din naman ako. And then it doesn't mean na kung mag-reply ka or mag-reply ka sa mga comments nila is bad ka na. Eh, kung mag-reply kasi ako, sinasabi nila na maldito daw ako, sinasabi nila na bati ulo ko batasan, mga ganun. Like, I don't know why ganyan sila. But, napapasalamat pa rin ako guys sa mga followers ko, mga solid followers ko, sa subscriber ko. Thank you so much. Ngayon nga, wala na akong Facebook, so siguro yung mga basher, happy na sila, no? Happy na sila nga. Sila'y ga report. Hopefully, mabalik pa to. And that's it guys. Thank you so much talaga sa mga sumusuporta sa akin. And sa mga anak ko. Alam niyo, malalaki na sila. Kung hindi ko pa sila binabantayan ng maayos, hindi to sila maging ganito. So, thank you so much guys. And goodbye. See you on the next vlog. Bye-bye.